isang masiglang araw. Ito ang waring kabuuhan ng panahon at oras sa masiyahing si Baliling, na habang naglalakad ito ay kumakandirit-kandirit pa at lumulukso. Hinahawi ang bawat nadaraan ng dahon, halaman, bulaklak at damo na masayang napapaawit pa. On the wings of love, ang laman nito ay para sa'yo. Dahil tila ba nakumpleto na ang ilang piraso sa kabuuhan ng kanyang buhay? Sadyang tunay sa buhay ng isang tao na may hinahanap na kapirasong bahagi ng katauhan at nakaraan ay walang kapantay na ligaya. Ito ang kanyang tanging nararamdaman sa mga oras na ito. Dahil unti-unti na niyang nararamdaman ang pagkakompleto ng kanyang sarili. Parang nung naghiwalay kayo ng manlolokong ex mo, ang sarap sa pakiramdam, di ho ba? At nag-uwi ka si Baliling. Teka, alin dito sa dalawang daanan na ito? Kaloka naman, di nagsabi yung mga diwata na yon. Ano to, mini-mainimo? Ala, kaloka! Kung kaya, lumakad pa ito ng bahagya upang mas malinawan. Napaupo ito sa isang puno upang mas malinaw na makapag-isip. Nang makarinig ito ng mga boses. Katirin mo pag tumayo! Oo, teka. Lagyan natin ang tahi ng kalabaw para sakto sabay mukha niya. Pag bumagsak! Tsura ng mga pangit na to! Baka gusto niyo kayong ingudgud ko sa may tahi ng kalabaw. No, naririnig mo kami? Anong naririnig? Baka gustong pitigin ko yung nunal mo sa may ilong. Magulat ka. Tsura nito. Tsaka huwag nyo nga akong ginugulo-gulo dyan. Ganitong nalilito ako sa pupuntahan ko, baka pag-untugin ko kayong dalawa. Kakainis yung mga to. Ala, nabasa ko dyan ha. Tsirang naman may gusto niyan eh. Ay wow, ngayon nagtutunaw ka pa. Iba ka din eh no. Sabi mo kanina, dalawa tayo. Hindi ha, ikaw kaya. Oh, ikaw lang sabi kanina eh. Ikaw! Alam mo ha, hindi kita papatulan ha. Ano mo? Napataas na lamang ang kilay ni Baliling sa kaguluhan ng dalawang munting nilalang. Ngunit, napabalikwas sa kanyang pagkakaupo si Baliling dahil nakakarinig ito ng lagaslas ng tubig. Nawari ay nakahalina itong tunguhin ang kanyang naririnig at iniwan na ang dalawang engkanto na kasulukuyang nagtatalo. At hindi nga nagkamali ang pandinig ni Baliling. Lagaslas ng tubig ng batis. Na ibig sabihin lamang nito na siya ay nasa may tamang daan. Na mas pinanglakihan pa ng mata si Baliling nang makakita ito ng isang lalaki at kasulukuyang naliligo. At namalas nito ang dibuho ng katawan ng lalaki. Aba! Mga pandesal sa may tiyan nito. Mm-hmm. Nangingintab sa pagdaloy ng tubig. Mga kalamnan sa bisig na namimintog sa laki. Bet! Kung kaya, tumuloy na nga sa kanyang paglalakad si Baliling upang tunguhin ang kinaroroonan ni Mang Tiburcio. Baliling, huy, saan ka pupunta? Wala sa script yan. Sandali lang. Bumalik ka dito. Oo na. Hindi dyan sa may batis ang daan. Anong ginagawa mo? Sandali lang to. Bakit saan ka nagpupunta? Teka lang nga. Mahaba pa ang lalakarin ng kwentong ito. Oo na. Punta kay Mang Tiburcio. Sandali Baliling, lang nga ito. Bumalik tingnan ka dito. Lang. Hindi dyan ang daan. Sandali.
nga muna, narrator. Ah, teka, asan nga ba yung mute button dito? Bebang, ikaw muna ang mag-narrate. Sayang yung pagkakataon, sis. Areglado, besi. Ahay! At kumemot na nga si ating Balileng sa ating Otoko Bells na sobrang yummy creamy, parang Jollibee spaghetti. Papalapit ito sa kinaroroonan ng ombre na wet ang bodega. At eto, umaaura na ang dalaginding at nagmamaganda si ating Balileng na kunwari ito na siya ay daw ay natapilok sa may batis. At ay, eto na si Is. Humanda ka. Nalagyan natin ng love scene to, ha. Dali, dali. Kumapit ka. Aray! At lumingon ang kuya mo na napaka-yummy with tantalizing eyes. At lumapit ito dahan-dahan patungo kay Balileng habang tumutulo pa ang shubing sa masyarep na bench body ng kuya mo. At wika pa nito. Oh, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Madulas dito eh. Bakit kasi? At ang nagkukunwaring si ate mo, Balileng, ay hinaltak ang hombre. At napayakap naman ito. At naglunoy sila sa may tubig. Ah! Kuya! Aray! Ano ba? At eto na nga ang pinakaaabangan ng lahat. At nagkatitigan silang dalawa. At aray! Naman to si narrator, oh. Sinasabotahe nyo ang script ko, ah. Aray naman eh. Lolo Juan, pakibit-bit nga po sa may labas ito. Pero, narrator naman eh. Andun na. Eh, huwag ka nang makulit. Sige na, labas na. Baka ipukpuk ko sa iyo itong hawak ko. Labas na! Pero, aray, ito na nga nalabas na eh. Balik sa may kwento. Nakita nila ang isang lalaki na kasulukuyang nakasakay sa kanyang kalabaw mula sa kanyang pamumulot ng mga gagamiting panggatong. Oh, naliligaw ka yata. San ba ang iyong tungo? Wika ng isang ginoo habang inaayos pa ang kanyang salakot. Ah, may hinahanap po kasi akas detay. Bakay ko po kasi si Mang Tiburcio. May nakapag-isplok po kasi sa akin, Ditay. Sa may Mount Everest nyo na itay. Dito po, dito daw po siya naglalamierda. Sa itaas daw po. Namalugod namang siyang tinulungan nito at itinuro ang gawi papaitaas ng bundok. Matapos ay nagpaalam na din at nagmamadaling pumanhik ito ng bundok. Berto, lalaki ba yun? O babae? Naku, Cardo, sa tingin ko eh, engkanto yun, naliligaw. O siya, tara na, at may dadaanan pa tayo. Nasa bukana na ito ng isang mabatong bahagi ng bundok at natatanaw ang isang kuweba. Papasok na sana ito sa loob ng yungib nang marinig ang isang boses. Bernard? Bernardo? Ikaw ba yan? Bernardo? Nagbalik ka? Sinusundo mo na ba ako? Hindi ko na kaya. Naging mahina ako. Bernard? Bernardo! Wika ng ginoo na pinanawan na ng kanyang katinuan. At isang boses pa ang kanyang narinig. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Anong pakay mo? Ika ng lalaki na nasa kanyang likuran. Nakakunot ang noo nito at kakakitaan ng pagkasuplado. Ba? Nakakagulat naman ito.
mga aurahan mo din eh. Natens tuloy ako sa'yo. Bahagya lang. In fairness ha, foggy ka. Kaso may pagkasuplado yung fest mo. Hmm? Ha? Ah, wala. Kako, andito kasi ako. Hinahanap ko si Mang Tiburcio. At mukhang nakakalungkot. At eto, ayan o. Ganito ko pa yata siya inaabutan. Kuya, may krong-krong ba siya? Bakit? Nanawala naman ang pagkakakunot ng noo ng lalaki dahil sa kanyang narinig patungkol sa matandang si Mang Tiburcio. Naayon pa dito, mula daw ito nang pumanaw ang isang malapit na tao sa harapan niya mismo. Labis na dinamdam nito ang masalimuot na pangyayari. Na ikapa ng matanda ay wala man lamang daw siya nagawa upang maipaglaban ang kanyang malapit na kaibigan. Lubos itong naninibugho at nagdulot ng pagkapalisa sa kanyang pagkatao na nauwi sa pagliko ng kanyang katinuan. Eh, sino ka ba? Bakit mo kilala ang aking ama? Na napatakip naman ng kanyang bibig si Balileng dahil Si Simon? Ikaw ba yan? Ha? Ngunit akmang bubunot ng kanyang sundang ang binata dahil sa kanyang pagkakabigla. Ay, tsura ulong to. Wala akong balak na masama sa'yo, no? Huwag ba akong ginaganyan na? Umayos ka. Eh, sino ka ba? Hala siya! Di mo ko talaga maalala? Ako ang tunay mong ina. Ano ka ba? Anak ng umayos ka. Ngunit, mas napatawalan lalo si Balileng dahil sa nakikitang reaksyon ng kanyang kausap. Ano ka ba? Siyempre, charot lang. Grabe naman to. Ako nga to. Si Barileng. Na napakamot na ng ulo ang binata dahil sa kanyang pagkakalito. Tinititigan nito si Barileng mula ulo hanggang balik ulit sa may ulo. Hoy, mayos ka ng tingin mo ha. Tsura nito. Kala mo ngayon lang nakakita ng maganda. Pero, hindi eh. May kilala akong Balileng noon. Yung anak ng malapit na kaibigan ng aking ama. Pero ano, ha? Kasi di mo akalain na ganito na ako ngayon. Kaganda. Alam ko na yan, no? Naka ba? Hindi. Mukha kasing bakla eh. Abat loko to ha? Ngunit, Bernard, ikaw ba yan? Mangingisda na ba tayo? Bernardo! Kasulukuyan ding dumadanas ng pandalabo ng kanyang mga mata ang matandang si Mang Tiburcio. Dulot na din ito ng ika nila ay kanyang katarata. Naupo si Balileng sa may tabi nito. Minamasdan ang isang napakahalagang tao, ang huli at tanging nakakasama ng kanyang pinakamamahal na ama hanggang sa mga huli nitong mga sandali. Mang Tiburcio, hindi po ako si Bernardo. Ako po ito, ang kanyang anak, si Ah? Si sino ka mo? Eh, ako po. Ako po ito. Si Balileng po. Balileng? Sinong Balileng? Teka. Pumulot ito ng isang binhinang punong kahoy. Saka tumindig at lumakad. Pagbalik nito, ay siya itong muling nagwika. Sino ka nga ulit? Sino ka nga pala ulit? Ha? Ako Mang Tiburcio, pinagtitripan nyo ha? May patayo-tayo ka pa tapos mag-uulitan lang naman tayo. Ako nga po ito, si Balileng. Namuli na naman itong tatayo
upang lumakad. Ah, hindi! Walang aalis. Masyado ka na pumalikot ha, Mang Tiburcio. Masisira yung schedule ko sa'yo eh. Sino ka nga ulit? Sino ka nga ba? Saka masusing sinuri ito ng matanda. Nang malapitan. Minamasdan. Mula ulo hanggang paa. At nag-uwi ka. Ah, Bernard? Ikaw ba yan, Bernard? Bernardo? Ay, Diyos mio, Marimar. Amo ni Pulgoso naman, Mang Tiburcio. Oo na. Ako po ito. Si Baldomero Quesologo, ang nag-iisang anak ni Mang Bernardo. Kailangan pa kasi kukompletuin yung real name eh. Nakakainis ka. At nagliwanag ang mukha ng matanda. Dahil sa kanyang narinig. Tila isang bukang liwayway na muling sumilay. Bumuhos ang mga alaala nito. Kung sino nga ba ang kanyang kaharap? Sino ang magulang nito? Saka muling bumalik ang nakaraan nito, ang huling naganap. At sa muli, tumulo ang mapait na luha sa kanyang mga mata. Bernardo, patawarin mo ako. Mang Tiburcio, naaalala niyo na po ba ako? Namuling lumingon ito kay Baliling at tumango kasama ng munting ngiti. Oo naman. Naaalala na kita. Ikaw yun. Ikaw yung anak na syoke ni Bernardo. Diba? Anak, tag-ending naman, no? Pigilan niyo ako. Sasaktan ko to. Parehas na parehas ho kayo ng anak mo, eh. Na siyang wika namang muli ng matanda. Ha? Anak? Anak ko? Teka, nandito yung anak ko. Nasaan? Nasaan? Napalingon naman si Baliling sa lalaking kaninang kausap. Subalit, wala na ito. Nalumingon-lingon pa itong muli sa buong paligid. Ngunit, tanging ang matanda na lamang ang kausap at naririto. Teka, ang nito po kanina yun eh. Kausap ko pa nga po. Yung matangkad, balingkinito na yummy. Yummy yung absapos parang kulay kahel ang mga mata. Andito lang po siya kanina, si Kuyang Masyarap. Andito po. Subalit, wala talaga itong nakikita. Natumindig muli ang matanda at marahan na nagwika. Kaakibat ang munting ngiti. Ay, kakaibang araw at pagkakataon na ito. Masyadong mahiwaga. Una, ito at nariyan sa aking harapan, ang supling ng aking kaibigan. At sa huli, nariyan pala sa aking tabi-tabi, ang... Natigilan ang matanda. Huminga itong malalim at pilit pinapuluwag ang kanyang dibdib. Alam nyo, ang hilig nyo po dito sa may suspense, sa may bundok, sa totoo lang, naiinis na po ako. Dami nyong hanas. Mang Tiburcilay, sinatch po ba yung otoko na Yonchi, yung nakausap ko kanina? Tahimik na lumingon lamang ang matanda. Saka muling nag-uwi ka. Bago ko sagutin yan, bakit ka nga ba narito? Ano ang kailangan mo? Kung ang usigin akong muli sa pagkamatay ng iyong ama, ang iyong pakay, ay malaya ka ng husgahan ako. Pero, matapos niyan ay makakaalis ka na. Nais ko nang matapos ang buhay ko ng payapa sa itaas ng bundok na ito. Mabigat ang nilalaman ng mga kataga ng matanda. Kung kaya,
inilahad na ni Balileng ang kanyang sadya. Nanaririto ito upang ipaalam na nais lamang niyang malaman ang buong katotohanan at mabuong muli ang piraso sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng paghahanap sa bawat huling tagpo sa pagkakasawi ng kanyang ama. Subalit, hindi ito naging madali para sa matanda dahil ang isang mapait na alaalang ito ay tila nagbabagang metal na nakakapaso para muling madampian at simsimin ang bawat himay-himay para sa matandang si Mang Tiburcio. Ngunit, sa kabila ng pangingilid ng luha nito, ay nagawa nitong bahagya na maibahagi ang iba pang mga datos at impormasyon ukol sa huling pagkakataon na kanyang naaalala kasama ang kanyang ama. At dito ay may namumuong bagong katanungan. Eh, Mang Tiburcio, ayon po sa aking nalaman at mga naaalala, sa inyong mga kwento, sa may karagatan daw po kayo huling nagkasama ng aking ama. Tama ho ba? Napaningon ang matanda kay Balileng. Tama! Tama! Doon kami sinalakay ng manananggal. Tama! Hindi maunawaan ng matanda ang tumatakbo sa isipan ni Balileng na humantong pa ito sa konklusyon. Dahil ba dyan ay balak mong puksain ang manananggal? Tama ba? Hindi po. Eh, ano ang nasa isip mo? At mataray na lumingon ito sa matanda na nakataas pa ang kilay at nagwika. Humanda sa akin ang sino man na may sala sa pagkalunod ng aking ama. Yun po ang aking tinutukoy. Nanlaki ang mata ng matanda dahil, oo nga, buong buhay niya ay naninibugho siya sa pagkasawi ng kanyang kaibigan dahil sa pagsalakay sa kanila ng mabalasik na manananggal. Ngunit, kung tutuusin, ay hindi ito ang tunay na salarin. Dahil, isang mangingisda si Mang Bernardo at hindi lingid na mahusay itong lumangoy. Subalit, ang katanungan na namumutawi at tinutukoy ni Balileng ay kung bakit ito nalunod at ang tunay na salarin ay walang iba kundi ang mga sirena. Oo, naroroon sila ng mga pagkakataon na yon, ang mga pesting sirena na yon. Namangha sa talas ng isip si Mang Tiburcio. Nasa tinagal-tagal ng panahon ay nanatili ito sa pinakapusod ng kabundukan upang abangan ang bawat pananalasa ng mga manananggal. Subalit, hindi lamang ito ang tangi niyang dapat na binigyan ng pansin. Kung kaya, tumayo ang matanda. Lumakad ito dahan-dahan patungo sa may dulo ng bundok, sa may bangin, at matatanaw ang malawak na karagatan. Huminga ito ng malalim, saka malakas na sumigaw sa dulo ng kalupaan. Napakatagal kong sinisi ang sarili ko dahil sa inyo. Humanda kayo. Gagawin ko kayong kilawin at kakainin ko ito ng walang suka. Humanda kayo, mga sirena.
Hala! Mang Tiburcio, kailan ka pa kumain ng kilawin nung walang suka? Ha? Sinabi ko bang walang suka? Ay, ewan sa inyo. At muli itong buong tapang na sumigaw. Hintayin niyo ako at magtutuos tayo. Nakakuyom ang mga kamao nito at buong tapang na humakbang upang tunguhin ang daan paibaba ng kabundukan. Nang biglang, Agoy! Aray ko! Ayan! Ano, Mang Tiburcio? Ilan po nahuli nyo? Nadapa ang matanda sa walang ingat na pagbalikwas nito ng paglakad. Hindi ito makabangon na tila naipitan pa yata ng ugat. O ano? Paano na, Mang Tiburcio? Wala na. Kala ko pa naman makakasama ko kayo sa may karagatan. Well, ganun na nga. Ako na lang talaga ang gagawa nito. Ay! Subalit, may isang katanungan na naiwan sa pagitan ng dalawa na nais niya munang linawin bago nito lisanin ang lugar ng matanda. Sino nga ba ang binatang kanyang unang nakita? At dahil sa kanyang katanungan na ito sa matandang si Tiburcio, ay muling tila pumaraw na kandila ang sigla nito at napaupo sa isang tuyo at patay na puno. Seryoso itong lumingon habang inaayos ang pagkakaupo sa may nakatumbang puno at marahan itong lagwika. Ano nga palang pangalan mo ulit? Ay, Diyos ko! Alam mo, Mang Tiburcio, iniipon ko po yung lakas ko, ha? Huwag niyo po akong pinoprovok. Uha mo, gigil ko eh. Balileng po. Ako po si Balileng. Yung unika ihe ni BFF Bernardo niyo po. Yun! Diyos me, yun naman, Mang Tiburcio. Ay, o nga pala. Pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Tatanda ka din, kala mo, ha? Balileng, kung ang iyong pakay ay ang makipagharap sa mga sirena, ang may tutulong ko na lamang ay ang impormasyon na ito. Makinig ka. Hawak nila ang nawawalang agimat ng iyong ama. Nalaman namin ito nang nakuha namin ang labi ng kaibigan kong si Bernardo habang palutang-lutang sa may karagatan. Naikapa ng matanda. Matatagpuan niya ang mga sirena tuwing hating gabi na sa ilalim ng bilog na buwan sa may mabato at sinasalpok ng malalaking alon na mabatong bahagi ng dagat. At idadagdag ko pa, baluwarte nila ang karagatan. Wala kang laban. Kaya, mag-iingat ka. At teka, ito. Saglit itong lumakad at may kinuha. At sa pagbalik nito, ay bit-bit ang isang mahaba at solidong bagay. Ito. Hiling ko lamang. Isampal mo sa pagmumukha nila yan. Iganti mo ako. Ay nako, Diyos mio. Mga sirenang yan. Ilang taon na ako dito may bundok. Hindi ko malang sila naalala. Iniabot nito ang isang sagwan. Ang sagwan na huling ginamit nila sa pakikipagsagupaan sa may mabalasik na manananggal. Ang natitirang kapiraso ng sagwan ni Mang Bernardo. Mariin itong hinawakan ni Balileng. Naiisip ang huling memorya ng kanyang ama sa huling pagkakataon na hawak pa ito at niyakap. Dahil dito, mas lumakas pa ang loob ni Balileng at tumingin sa matanda
upang magpaalam. Sige po, Mang Tiburcio. Maraming salamat po. At pangako, babawiin ko ang dapat bawiin. Sige, mayo ka. Hangad ko ang kapayapaan ng iyong isip. At saka, ano nga palang ulit pangalan mo? Ah, ewan! Naku, baka una ko sa inyong masampal tong hawak kong sagwan, Mang Tiburcio. Diyan nga kayo. Kanina ka pa eh. Ikaw naman, oh. Hindi ka na mabiro. Sige na, mag-iingat ka. Jonathan! Ay, ewan! Naku, Mang Tiburcio. Baka ulyanin mo. Eh, teka po, Mang Tiburcio. Bago ko po palang malimutan. Sino po yung binata na nakausap ko kanina? Natigilan ang matanda. Seryosong tumingin at nagwika. Ah, siya ba? Ah, makikita mo siyang muli sa may pagbaba mo ng bundok. Panigurado, madadaanan mo siya. Sige na, mag-iingat ka, John Lloyd. Diyos mingin namang mag-diborsyo. Yan ho, sige na. Nakakasira ka ng araw. At lumakad na nga ito patungo sa ibaba ng kabundukan. Hawak nito ang mahabang sagwan. Niyayakap. Napapangiti ito dahil sadyang malapit ang kalooban nito sa kanyang mga magulang. Kung kaya dama nito ang pagkalumpay sa ama at tanging ang sagwan na lamang na ito ang hawak na alaala. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay muli nitong nadaanan ang dalawang laman lupa. Oh, tingnan mo yan oh! Yung siraulong paparating! May hawak na sagwan! Namang kayata sa may itaas ng bundok! O nga, parang siraulo lang eh! Narinig ito ni Balileng, saka itinaas nito ang hawak na sagwan upang hambalusin ang mga makukulit na laman lupa. Subalit, natigilan ito dahil may napansin siya sa likurang bahagi ng malaking punso. Tingnan mo to, oh. Ngayon lang yata siya nakakita ng magandang punso. Che, tumbi ka nga. Baka tirisin ko na talaga yung nunal mo sa ilong. Tingnan ko yung tawa mo. Eh, teka nga. Ano ba yung nasa may likod ng punso nyo? Libingan? Bakit may lapida? Nagkatinginan ang dalawang laman lupa. Niningon ang tinutukoy ni Balileng. Saka nag-uwi ka. Yan ba? Kung nababuhay lamang ang aming kaibigan, malamang hindi mababaliw ng tuluyan ng kanyang ama na nasa may taas ng bundok. Ay, naku! Nasiniko naman ito ng kanyang kasamang duwende bilang pagsita nito. Uy, ano ka ba? Huwag na nga natin pag-usapan yan eh. Nalulungkot na tuloy ako. Wala na. Kasi naman eh, pinabalik mo na naman eh. Ang sakit-sakit na naman tuloy ng pucho ko. Nakaalala ko yung kaibigan natin. Naman oh. Nahiwagaan na ng tuluyan si Balileng dahil sa kanyang mga naririnig. Kung kaya nag-usisa ito sa ngayon ay magkayakap na duwende. Ah, ibig sabihin, anak ni Mang Tiburcio yung nakalibing dyan? At tuluyan nang humihikbi nang sabay at napatango ang dalawang munting nilalang. Ikapa ng mga ito na matapos daw ang isang nakakagimbal na kaganapan na naganap sa may karagatan na ikinasawi naman ng kaibigan ni Mang Tiburcio ay sinubok daw ng matanda na gumanti at puksain ang mga aswang sa kanilang baryo. Ngunit isang gabi
galing sa kanilang sakahan ang binatang anak nito ay kasamaang palad. Dinaluhong daw ito ng mga manananggal sa may daan. Dito mismo, sa may kabundukan. Oo nga, ang kabundukan kasing ito ang kanilang paboritong liparan, patawid sa kabilang ibayo. At kadalasan pa nga, dito din nila dinadala ang kanilang mga dinadagit na biktima. Ayun. Ay, nakakalungkot naman. Kasi naman eh, bakit ka pa kasi tanong ng tanong? Eh tuloy, masyadong kasing epal eh. Nadaan pa dito pagtatanong pa dahil pong sinasabi. Na di na nga napigilan ni Balileng ang kanyang sarili. Hinablot nito ang makulit na duwende at pinindot-pindot ang nunan nito sa ilong at nagwika. Ikaw, ha? Alam mo, ha? Ikaw, ang taray-taray mo ay ang lit-lit mo, ha? Kuha kanina ka pa eh. Ay, ano ba? Bakit pa pinag-iinitan mo yung inong ko? Huwag naman yung nunan ko. Aray! Eh anong paki mo? Eh gusto ko eh. Ngayon nareklamo ka. Saka muling inilapag nito ang nilalang katabi ng kanyang kasama. At mabilis na nagtago ang mga ito sa may likuran. Ngunit, sa huling pagkakataon, yumuko si Balileng at hinawi ang mga damo at ilang dumi sa ibabaw ng lapida nito. At nabasa ang pangalan ng namayapa. Sa kabilang dako naman ng kamay nilaan, dapit hapon na, kagat na ang dilim. Magkasamang naglalakad sila Banji at Bebang mula sa kanilang maagang pagtatapos ng trabaho sa may parlor at kasulukuyan ng papauwi sa may bahay ni Aling Pepay. Subalit, Bebang, di mo ba napapansin? Kanina pa may sumusunod sa atin ah. Kaka-imbier na. Ay, di nga. Saan? Turo mo sa akin, sis. Saan? Saka mabilis na nilingon nito ang kanilang paligid upang hanapin ito. Aray! Bakit ba? Ang sunga-sunga mo din eh. Di ko naman sinabing lingunin mo. Makakalata tuloy tayo. Ge, malay ko ba? Malay mo naman nagkataon lang na kasabay lang natin sa paglalakad. Mga ganun. Anong nagkataon lang? Eh mula sa parlor hanggang ilang kanto na lang oh. Nasa bahay na tayo ni Aling Pepay. Nagkataon lang? Eh malay mo. Kapitbahay natin. Ganun. O baka naman Banji. Bumukin ka na naman ha at di ka nagbayad. Ayan sinusundan tayo. Matadamay pa ako sa'yo ha. Naku! Aray! Ikaw talaga lumalakad ka ng patago ha. Di mo ko sinasama. Ano ba? Ang dumi talaga ng kukote mong bakla ka. Liko! Ano ba? Ah! Harot-harot mo kasi. Subalit, di nila alintana. Sabay-sabay nang bumunot ang mga sumusunod dito ng kani-kanilang mga patalim. Ngunit, sadyang matalas ang tenga at pakiramdam ng dalawang ito at kabisado nila ang bawat tunog na nililikha ng iba't ibang patalim. At napatigil ang dalawa sa kanilang paghaharutan saka nagwika. Sis, rinig mo yon? Tingin ko bes, lanseta at 6 na pulgada. Correct. At yung iba naman ay mga pipitsuging balisong lang, yung tigbo ang 50 sa may baklaran. Ang chichip ha? Yung gagamitin nila? Langak, ano ba naman yung mga sumusunod sa atin? Tatambangan tayo gamit mga chipanga? Ano ba yan? Anong tingin nila sa atin? At nagkangitian ang dalawa na tila mas natutuwa pa. Dahil hindi basta-basta malalambot na nilalang lamang ang dalawa
bihasa ang mga ito sa paghawak ng mga patalim bilang kanilang sideline, bilang mga patagong holdupper ng mga kriminal. At sa pagkakataong ito, iisa lamang ang nasa kanilang isip. Hindi dapat na mapaabot pa ito sa kanilang lugar upang masigurado ang kaligtasan ng walang malay na si Aling Pepay. Kung kaya, bumalikwas ang mga ito at nilingon ang mga sumusunod sa kanila. Saka nagwika. Ay, mga pogi, bet nyo kami, no? At sunod kayo ng sunod. Oo nga, natakot naman kami sa mga hawak nyo, ha? O siya? Takbo! Susunod, isang umaatikabong jumbagan ang magaganap sa magkabilang eksena ng mga backlers. Kaya kumapit ka, Day. At huwag kalimutang mag-retouch ng kilay. Dahil... jumbaga na naman ito, Day! Maraming salamat at magpapasalamat po muli. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace!